man's law and God's law, they have different sets of characteristics. We have unimpeachable evidence in the Bible to show this kind of divine love. Basically, it covers all the aspects of human life. Maligayang panunood, Pilipinas, at sa ating mga minamahal na mga kapatid at kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng programang ito, The Chemistry of Law, Love, and Life. Again, welcome to our program. Ang inyong pong lingkod, Attorney June Sumagaysay. At ang aking kasama sa set ay si Attorney Randall T. Good day, Attorney June. To our friends joining us online and overseas, we welcome you to this episode of The Chemistry of Law, Love, and Life. May we will be blessed today as we go over God's words and man's law as well. Ang episode natin ngayon, mga kaibigan, ay continuations ito ng ating programang nung nakaraan. Ito po ay tungkol sa mga tao who are authorized under the law to solemnize marriage. Na-enumerate sa inyo, nakaraang episode ni Attorney Randall ang mga tao who are authorized under the law, which I again touch briefly. Ito po sila ang any member of the judiciary within the court's authority, ang mga member of the priest rather, the rabbi, the imam, the ministers of any church who are duly authorized by their church within the written authority by their church, who are likewise authorized by the civil registrar general, and provided further that anyone of the contracting parties belong to the church where the priest is the representative. At na-mention ni rin ni Attorney Randall ang mga iba pang mga tao gaya ng mga ship captain and the airplane chief, provided that any one of the contracting parties must be at the point of death or mortis, articulum mortis. Now, mga kaibigan, for lack of material time, hindi namin natapos ang lahat ng mga tao na mayroong authority to solemnize marriage. Before ni Attorney Randall i-enumerate pa ang dalawa, okay? Meron lamang ako bigyan ng diin dito, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa isang enumerations who are members of the judiciary. Yes. Dito, mga kaibigan, ang salitang ito ay is qualified by the term within the court's jurisdiction, okay? Ibig sabihin, lahat ng mga members of the judiciary within the court's jurisdiction. Ang ibig po sabihin ito, mga kaibigan, kung ikaw ay member ka ng Supreme Court or the Court of Appeals, kahit saan ng parte ng ating bansa, meron kang authority to solemnize marriage. However, kung ikaw po ay member or judge ka lamang ng Regional Trial Court ng, say, Bulacan, ang authority mo ay limited lamang sa province of Bulacan. Wala kang authority to solemnize marriage ng mga tao na doon sa Bicol. Okay? Kung ikaw naman ay isang huwes doon sa may province of Rizal, ang authority mo is within lamang sa Rizal province. Wala kang authority to solemnize marriage, Attorney Randall, sa mga contracting parties na nakatira sa Batangas. Okay? So Attorney, pag hindi natupad yan, o hindi sununod, at ang isang husgado ay nag-perform ng marriage outside his court's jurisdiction, necessarily, it would follow na may ano to? Sa jurisprudence, may, wala silang authority dahil hindi ito na-comply within the court's jurisdiction. Okay? Tama. So, Attorney Randall, we already mentioned 1, 2, 3, 4. Okay? So, other than these persons we just enumerated, sino pa ang mga tao na may authority para mag-solemnize ng marriage? We have consul generals, no? Okay. But before that, Attorney June, na-mention natin yung ship captain, no? Okay. Dati. But we run out of time. Okay. So, yung ship captain, yung piloto, at saka yung military commander, no? May mga requirements. Isa dito yung articulo mortis. Okay. No? Either one or both of the contracting parties. Okay. Pero ito yung importante. In the case of a ship captain, dapat yung barko na ang
na minamaneho ng kapitan ay dapat nasa dagat, okay, nasa laot. Alright? Or nasa kanyang port of call. Okay. Okay? Yung piloto naman, yung kapitan, ha? Hindi yung first mate, hindi yung first officer rather, but yung captain. The ship captain mismo. Yung kapitan. Dapat yung eroplano ay nasa himpapawid. Okay? Or nag-stopover, pwede yan. Okay. Okay. So yun ang importante nating tandaan. In the case of a military commander, okay, ito, ang sabi ng batas ay dapat hindi sinong commander lang ang pwedeng mag-perform ng kasal in Articulo Mortis. Dapat ang military commander ay commissioned officer. Ang commissioned officers ay mga second lieutenant up, no? So, kung yung commissioned officer ay isang military commander of a unit, okay, okay? Tapos yung unit na yan ay may naka-assign na chaplain. Hmm. At during ng bakbakan, eh, yung chaplain ay hindi available. At the time na dapat gustong magpakasal ng isang military personnel, or isang military personnel at isang civilian, okay, walang chaplain na available, pwede, okay, pwedeng pumasok ang military commander at mag-perform ng tinatawag natin na marriage in Articulo Mortis. Okay. Okay. Now, sinabi natin kanina, ang isang consul general, okay, ng isang embahada. Okay. Oh, before ka dyan pupunta, Attorney Randall, balikan muna natin ito yung military commander, okay, mm-hmm, who is a commissioned officer. Mm-hmm. So, dapat ba talaga na ang authority niya ba, okay, walang bang ibang conditions dito? Kung meron doon na chaplain na naka-assign doon sa isang military zone, meron pa rin ba siya authority na mag-solemnize marriage? Kung may, kasi ang sabi ng batas, no? Okay. Any military commander, okay, of a unit to which a chaplain is assigned, and in the absence of the latter, meaning the, okay, chaplain, in the absence, okay, of the latter, during a military operation, okay, okay, or any of the cases mentioned in Article 32, which is yung nasa bakbakan, in Articulo Mortis, okay, okay, yan lang ang pwedeng circumstance na pwedeng mag-perform ang isang military commander, which, okay, is a commissioned officer. Okay, thank you so much, Attorney Randall. So dito magsabi ka, during military operations, mayroong bakbakan or walang bakbakan, provided, okay, andun sila for a military operations. For a military operations within the zone. Okay. Okay. So, yung na-mention ko kanina, yung consul general. Oh, yeah, consul general. Okay, yung, okay, consul general. So, may authority rin sila na mag-solemnize marriage. May authority sila. Okay. Ang karagdagang authority nila, mm-hmm, eh, pwede silang mag-issue ng tinatawag natin na marriage license. Okay. Okay? Ang marriage license lang po ay nai-issue ng local civil registrar. Okay. Pero kung nasa labas ka ng bansa at doon ka sa ibang bayan, okay, punta ka ng embahada ng Pilipinas, okay, pwede kang mag-apply ng marriage license, okay, at magpakasal doon, pwede yon. Ito, okay, yung pinaka-importante na dapat tandaan natin, attorney, no? At i-remind natin yung ating mga kaibigan. Ito po ay available lamang to Filipino citizens. Filipino citizens. So kung ang dalhin mo doon sa embahada ay mag-apply kayo ng marriage license, magpakasal, ay isang foreigner, ay hindi po ito mag-a-apply. Hindi pwede. Hindi pwede. Okay. Halimbawa, okay, hindi naman ako OFW at contract worker doon. Okay. Ang aking status ay TNT or sabi nila na tago. Oh, walang, okay, permanent residency visa. Permanent resident visa, mm-hmm, or hindi naman siya nagtatrabaho doon. And okay. So I think so walang ito, legitimate na papel. Covered rin ito. Dahil ito nagsabi lamang na Filipino citizens and it does not make any qualification. Yes, I, right, agree. Pwedeng pumunta, mm-hmm, no? Kahit yung status mo ay undocumented, yung sinasabi nilang undocumented immigrant. Yes. Pwede ka pa ring pumunta sa embahada natin, okay, at mag-apply ng marriage license at magpakasal. Okay. May tanong dito, Attorney June. Sabi dito, consul general, consul or vice consul. Okay. Bakit hindi sinama yung ambassador? Yung ambassador ng embahada, yun po ang mas mataas. Mas mataas yan.
Okay. Pero hindi sinama dito. Okay. Ano kayang dahilan niyan? Alam niyo, Attorney Randall, sa ating mga kababayan na nanood ngayon, okay? Meron ako nabasa sa isang membro ng Civil Code Commission na nag-draft ng family code nito. Ang dahilan bakit, okay, ito lang ang mga tao nito ang authorized to solemnize marriage at hindi ambassador. Dahil una, maraming trabaho ang ambassador compared dito sa concern, okay? And pagtapos dito mga kaibigan, in addition to this, meron kami sinasabi dito sa batas, okay, na those who are excluded are not included. Yes. Ibig sabihin, kung ang ambassador, okay, is excluded in the enumerations of persons authorized to solemnize marriage, hindi therefore hindi siya kasama. Hindi kasama. Okay. Tama, tama. So, klaro po yan. No? Yes. Klaro po yan. Ang marami kasing mga qualifications. So, yes, dapat yes, okay, at least naklaro natin ngayon bago natin ituloy yung discussion natin sa marriage. Okay. So, Attorney Randall, na-mention natin kanina, kapa-importante rin ito. Okay? Doon sa may essential requisites of marriage, ito isang bagay na somehow nakaligtaan natin kanina. Okay? Sa essential requisites of marriage, nakalagay doon ay legal capacity of two contracting parties, okay, and consent freely given. Ito ang first requisite, essential requisite, legal capacity of two contracting parties. Meron para pala ito qualifications, no? Okay, provided walang legal impediments sa contracting parties nito. Tama. Pagsabi tayo mga kababayan, legal impediments, kung sa salitang Tagalog pa, okay, ito sila ang mga sagabal. Ito sila ang mga grounds na kahit ang contracting parties is of the age of majority, ito sila ang mga justifications na hindi pwede ikakasal sila for some reasons na sinasabi dito. Okay? Tama. Now ito, Attorney Randall, okay? Legal capacity of the two contracting parties who must be a male and a female provided there are no legal impediments. Okay, Attorney Randall, maaari mo ba i-share sa atin, maaari mo ba share sa ating televiewers kung ano ito yung mga legal impediments or sagabal, okay, na hindi pwede sila, ang lalaki at saka babae, na magpakasal kahit na sila ay 18 or more than 18 years old. Okay. Pag sinabi natin legal impediment, okay, at ayan ay isang kondisyon na present during that time na nagpakasal kayo, tinatawag natin na void yung marriage, no? Kung magpakasal. Kung magpakasal, okay, at andyan yung legal impediment na yan. Okay. So ano yung legal impediment? Una, okay, sa Article 37 ng ating Family Code, okay, sagabal, no? Okay. Isang sagabal kung ang isang ascendant at saka descendant ay nagpakasal. Kahit anong degree. Ano pong meaning yan? Nakakalito minsan, no? Ascendant, okay, at saka descendant kung anuman degree. So, sabihin natin, ang isang lolo, okay, isang lolo, hindi, at isang apo, hindi pwede magpakasal. Hindi pwede magpakasal. Okay. Yan po ay tinatawag na straight line. Okay, okay, line relationship. Line relationship. Okay. Ascendant at saka descendant. Okay. Pero may nagtatanong, paano? Obviously, hindi pwede yung lolo at saka apo. Okay. Alright? Or, paano kung lolo at saka yung apo niyang babae na apo sa talampakan? Apo sa tuhod at saka apo sa tuhod, talampakan. Okay. Apo sa talampakan. Okay. Layo na yan. Okay. Layo na yan. Sobrang okay, layo na. Pwede ba? Ang sagot po, hindi. Okay. Kasi sabi ng batas, kahit anong degree. Okay. Kahit anong degree, kahit at gaano kayo kalayo, okay, bawal pa rin. Okay. Okay, yun ang una. Pangalawa, hindi pwede kahit na more than 18 years old na at may consent, okay, at kinumply lahat ng mga resikitos, hindi pa rin pwede kung ang nagpakasal ay eto. Obviously, hindi pwede ang brother at saka sister. Ito po ay tinatawag na incestuous relationship or incestuous marriage, no? So, yung mahilig manood ng mga telenovela paminsan-minsan, yung mga ano, ha, between brothers and sisters, hindi 'yan. Kung half
blood brothers and sisters, ayan, di ba? Kasama din yan, oh, okay. No? So, full or half blood brothers or sisters. Okay. So, hindi pwede. Okay. So, ito yung mga legal impediments. Ito yung mga roadblock, kumbaga, mga sagabal. Okay. Dapat, we should remember this, no? Kasi baka yung pinakasalan natin. Okay. So, i-qualify natin, Attorney Randel, okay? Mm-hmm. Sabi mo dito kanina, full blood relationship. Mm-hmm. Okay? Halimbawa, tayo magkakapatid tayo. Isa ang ating parents, nanay at saka tatay. Tayo, ang relationship natin ay full blood. Full blood. Okay. Halimbawa, okay, namatay ang mother. Okay? Mm-hmm. Tapos, ang mother na naman, na-contract siya ng another marriage. Okay. Nagkakaroon sila anak. Okay? In other words, ang relationship natin sa kanya ay half-blood relationship. Okay? Half-blood. Para at least malinaw sa ating mga, yes, televiewers. Okay? Tama. So, na-mention dito legal impediments in accordance with Article 37. Mm-hmm. Meron pa ba other than these enumerations contained dito sa my Article 37? May sinasabi ang batas, no? Mm. Additional pa rin, no? Okay. Na dapat tingnan natin bago tayo magpakasal. Kasi ito ay mga kondisyon na because of public policy. Mm. Public policy, hindi po pinapayagan, okay, na mag-asawa ang itong mga contracting parties na, okay, to. Okay. Attorney Jun, pwede mo i-share sa amin yung Article 38. Yes, no? Okay. Mga kababayan, sa ating mga televiewers, ito po ang enumerations of persons, okay, who are disqualified by law to contract marriages by recent public policy. Una, mm-hmm, okay, brothers and sisters, okay, between collateral blood relatives, okay, whether legitimate or illegitimate within the fourth civil degree. Sino to yung mga collateral relatives? Okay. Halimbawa, mm-hmm, meron tong dalawang magkakapatid. Mm-hmm. Okay. Ang dalawang magkakapatid na ito, okay, nagkakaroon sila ng mga sariling anak. Okay. Magsasabi tayo within the fourth civil degree. Mm-hmm. Ganito po ang counting ng bawat degree. Okay. Yes. Halimbawa, dalawang magkakapatid. Mm-hmm. Okay. Now, ang dalawang magkakapatid na ito, meron silang mga magulang. Mm-hmm. Ilagay natin ang magulang, ang mother ni A at saka yung father ni B, mm-hmm, ay magkakapatid. Okay? Ang dalawang magulang na ito ni A and B, of course may magulang rin sila. Mm-hmm. So ang counting from the first cousin papunta sa kanilang magulang, that's 1 degree. Mm-hmm. And then this line will now go upward to the grandparents, okay, second degree, and from the grandparents to the father of the cousin, mm-hmm, that's third degree, and from there, the line goes down now to the cousin. So, we will notice that from the first cousin, okay, 1 degree to his mother, mm-hmm, and then from the mother to the grandparents, second degree, and then downward, another degree from the grandparents to the father of another cousin, and then from the father. Okay, the father of the first cousin to the first cousin. Okay, so pag sinabi natin fourth civil degree, ayan po ay first cousins. Yes, so. Okay, so hindi pwede. Hindi sila pwede dito. Okay, so kung lumagpas na, pag sinabing second cousin na. Sobrang okay. Layo na, no? Sobrang layo na. Uh-huh. So, pwede na sila magpakasal. Okay. Okay, wala nang legal impediment. Pero, Attorney Randel, sa ating Filipino culture, mm-hmm, even a distant relative mo yan, mm-hmm, bearing your family name T or Sumagaysay, mm-hmm, somehow, oo, mahirap pa rin yata. Kasi parang may cultural implication, parang, no? Parang kultura natin yan. Kultura natin. So, one impediment yun, okay? Marriages between collateral blood relatives, mm-hmm, okay? Whether legitimate or illegitimate up to the fourth civil degree. Another is between step-parents and step-children, okay? Mm-hmm. Very self-explanatory, yes, po ito, uh-huh, okay? Various na public policy. Okay. Pangatlo, between parents-in-law and children-in-law, hindi rin pwede. Ay, hindi pwede, okay, yan, no? Klarong-klaro. Okay. Okay, pangapat, between the adopting parent and the adopted child. Okay? Clear rin ito, okay? Between the surviving spouse of the adopting parent, okay, and the adopted child. Okay, ganito po ang situations niyan, okay? Halimbawa, okay, husband and wife, mm-hmm,
nag-adapt sila kay A, adopted child. Okay? Now ngayon, so dito sa situations na ito, okay? Kung namatay na ngayon ang husband ito ng wife, okay? Naka-adapt na sila. Yes. So ito ang adopting parent, hindi pwede magpakasal dito sa adopted child. Okay? Because that is prohibited under Article 38. As against the public policy. Yes. Okay, the next enumeration, Attorney Randall, between the surviving spouse of the adopting parent and the adopted child. Okay, ito naman ngayon ang situation, pabaliktad naman. Mm-hmm. Okay, nag-adopt ang wife, okay, ng adopted child. Mm-hmm. Okay, may asawa siya. Mm-hmm. Okay, namatay ngayon yun ang wife na ito. Mm-hmm. Ang surviving spouse, hindi pwede mapakasal sa dito sa adopted kahit na child. Hindi siya nag-adopt. Yes. Kasi may sinasabi na joint ang yes. adoption. Oh, yes. Oh, okay. Okay. Hindi siya pwede mag, ano, hindi siya pwede mag, tama. Magpakasal sila. Okay? The next enumerations, mga kaibigan, okay, persons who are disqualified by law to contract marriage between the surviving spouse of the adopted child and the adopter. Okay? Ito, pabaliktad naman ito ngayon. Okay? Now, ngayon, nag-adopt ito ngayon ang husband and wife nito, si, yes, A. Si A. At ang kanila adopted child ay nag-asawa. Mm-hmm. Okay? Now, ngayon, namatay ang adopted child. Yes. Okay? Hindi pwede na ang isa sa kanila asawahin. Okay, asawahin ang surviving spouse ng adopted child by reason of public policy. Yes. Okay? Between the adopted child and the legitimate child of the adopter. Mm-hmm. Okay? Now, dito mga kaibigan, ilagay naman natin ang situations na ang husband and wife, meron silang legitimate children. Mm-hmm. Okay? Now, ngayon, ang nagka-agree sila na mag-adopt sila, tama, kahit na meron silang legitimate child. Mm-hmm. Okay? So, in other words, kung meron silang anak, isang legitimate child, nag-adopt sila. Ang legitimate child na ito ng husband and wife at ang adopted child, hindi rin, Attorney Randall, pwede mag asawa. So kahit hindi sila walang blood, relation, yes, no? Yes. Just by reason of being an adopted child and dun sa kabila naman being a legitimate. Yes. So kung illegitimate kasi ang sabi lang dito, okay, between an adopted child and a legitimate child of the adopter. Okay. Paano kung yung adopter yung anak niya ay isang illegitimate. Okay. Hindi po sinabi ng batas. Okay, ganun rin. No? Ganun rin. Uh-huh. Hindi rin pwede. Mm-hmm. Hindi rin pwede. Kahit na ang kanyang anak, okay, is illegitimate, tapos nag-adopt siya. Yes. Okay? Another instances, Attorney Randall, okay, maraming adopted children ito. Ayun. Ang adopter, namatay sila. Mm-hmm. Lagay natin tatlong adopted children nila, hindi rin sila pwede magpakasal. Tama. Ito ang mga legal impediments na na-mention dito. Okay, ulitin natin mga kapatid, mga kaibigan. Okay, one of the essential requisites, Attorney Randall, na ang dalawang tao of majority age magpakasal, yes, ay, okay, dapat sila, they must be of majority age provided walang legal impediments. Tama. Okay. Ang mga legal impediments, ito mga kapatid, ito kanina ang na-discuss ni Attorney Randall. Okay. At sa na-discuss natin ngayon under Article 38, okay, kung ito sila, any one of them, okay, ay present dito, kahit na age of majority ang dalawa, ang kanilang kasal, kung itutuloy nila, ay wala ring visa under sa Family Code of the Philippines. So any of the parties can question the yes, validity of the marriage, no? Yes. Pag ito po ay mga kondisyon ay present. Yes. Itong mga legal impediment na yan ay present. Okay. Okay. May nagtatanong, okay, Attorney June, no? Sinabi natin kanina, isa sa mga legal, bawal brothers and sisters. Yes. Okay. Bawal yung first cousins. Okay. Bawal yung sinasabi natin yung mga relatives. Okay? Looking back, all right, we go to the Bible, okay, especially the Old Testament. Okay. Ang daming instances, okay, na inaalaw ng Panginoon, no? Doon. Okay. Okay. Ano kaya, paano natin i-reconcile? Yeah, magandang tanong yan, Attorney Randall, ano, di ba? Kasi dito, sinasabi dito sa batas na ito, okay, civil government, ito ang mga legal impediments. Yes. Okay.
na between two contracting parties. Mm-hmm. And yet, totoo yung sinasabi mo at the time sa Bible, ay nag-asawahay yung magkakapatid mm-hmm. at saka magpinsan. Mm-hmm. Okay? Now, ang aking explanations dito, Attorney Randall, ano, with readiness to accept any corrections from our televiewers. Mm-hmm. Okay? Sa aking pagkakaalam ito, during the time when God created Adam and Eve, okay, inaallow ito ng Panginoon na magkakaroon sila ng relationship. Dahil una, kung hindi ito allow ng Panginoon, walang procreations, walang generations and generations. And I do believe, again, I stand to be corrected, na allow nito only during the time, I think, ni Noah. Pero again, mga televiewers, gusto ko lamang ito validate later on. Dahil sa aking pagbabasa, dito ang aking nakita, okay? But if there is any facts contrary to what I stated here, okay, I am very much willing to accept it. At aking rin dito i-validate Attorney Randall kung hanggang kay Noah lang ba? Or yes. After kay Noah or even before kay Noah? Yes, and I agree with that, Attorney June, because after the flood, ubus na lahat yung mga tao. Ubus lahat. Alright? Ubus lahat. If God didn't allow any relationships after that, then we wouldn't be here. Okay, yes. Okay. So, Attorney Randall, I think we will be accepting some of the questions from televiewers later on. Diba? Baka mayroon pa silang ibang mga katanungan which still lingers on their mind na tayo ang makakatulong sa kanila, and we also invite them to send their questions or clarifications doon sa number na nakalagay dito sa atin sa Hope Channel. Okay? Yes. Again, mga kaibigan, for lack of material time, we may not be able to discuss more, and we will reserve another opportunity sa ating next episode. Yes. Okay? Sa muli, mga kaibigan, ako nagpapasalamat sa inyo, Attorney Randall, because of your insight dito sa ating episode about marriage and authority of the persons to solemnize marriage. Okay? So again, mga kaibigan, gusto lamang namin i-summarize ang ating discussions na ito. Makikita natin dito, mga kaibigan, ang mga importante na mga bagay na dapat malalaman rin natin. Dahil kung hindi ito natin malalaman, mga kaibigan, tayo ay mag-decide post-haste to contract marriage. Yun pala ay ang ating marriage. Hindi pala valid ito kung meron mga impediments sa ating pagko-contract na marriage with some other persons. Okay? Now, I think we shall now wind up our program, Attorney Randall, and we will surely close this with a prayer. Okay? Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Salamat sa pag-abay sa amin, Attorney Randall, habang tinatakil namin ang mga importanteng provisions ng batas ng Pilipinas. Salamat, Ama, sa talento na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa, magamit namin ito for your glory. Kung meron man kami, Ama, may mga sinasabi dito which somehow offends sa aming mga kaibigan, kami po ay humingi sa inyo ng kapatawaran. At nawa, Ama, palagi niyo kami gagabayan, and you always anoint us with the power of the Holy Spirit. Amin rin, Ama, dinadalangin ang mga televiewers. Pagpalain niyo sila. Pagpalain ang kanilang pamilya. Pagpalain ang kanilang mga trabaho. Nawa sila ay matutunghayan nila at makita nila ang tunay na pagmamahal ng inyong anak na si Jesus. Salamat, Ama, sa pag-abay sa amin. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Muli, mga kaibigan, mga minamahal, kami po ay napapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na panood ng aming programa, sa patuloy na pagsubaybay ng programang ito. At kami rin ay nag-invite sa inyo sa susunod naming episode ni Attorney Randall. And we are once again inviting you, mga kaibigan, sa isang mahalagang bagay na rin namin discuss sa next episode. Nawa, patuloy nyo na itangkilik ang programang ito. Ito po ang inyong lingkod,
Attorney June sumagay sa inyo. At ako naman po, si Attorney Randall T. At ito po ang The Chemistry of Law, Love and Life. May God bless you all.